Okay, welcome back. So today, tuturuan ko kayo kung ano yung other pa na magagawa natin dito sa edit slide. I know na medyo napakabagal ng tutorial, but don't worry, aabot din tayo, matatapos din tong tutorial natin. Okay, gusto ko ipakita sa inyo, punta kayo dito sa view, okay? And then, itong outline view. Okay, compare dito sa normal, okay? Tapos mag-change to siya, pansinin niyo lang. Okay, outline view, ayan. So, ang nangyari sa outline view is, ang pinapakita niya is yung text lang. So, ayan. So, pwede din to, mas gusto ko to minsan, lalo na pag yung pastor ay may gustong hanapin na text kagad tapos nawala ako sa PowerPoint ko. Ayan, so pwede ko din to gawin. Compare dito sa outline, so kasi hindi ko nakikita yung text. Okay, so kung ano yung nilagay, for example, mag-add tayo dito ng Jesus. Okay, then punta tayo sa outline. Okay, so si number 2, yung title niya is Jesus. Okay, tapos ito yung content niya. Okay, tapos ito namang slide shorter, sorter, so ganyan yung nangyayari. Gusto ko i-close to, tapos i-open ko yung binili ko na PowerPoint. Ito, i-open ko to. Ayan. Palakihin ko lang hanggang sa dulo. Ayan. So, ayan. So, balik ko dun sa slide short sorter. Okay? So, kunwari naman, balik muna ako sa normal. Kunwari naman, gusto ko ilagay to sa pinakababa. Pwede ko malagay sa second. Pero what if gusto ko siya ilagay doon sa pinakababa? So medyo napakahirap yan siya. Medyo mahirap yan siya ilagay sa pinakababa. Si slide sorter ang nakakasolve ng problem na yan. Kasi ang ginagawa niya, tinatanggal niya tong area na to. Tapos ini-expand niya to si edit layout. Ito si layout. Okay? So, pag naka-ganitong screen ako, mas madali ko siyang ma-move. For example, gusto ko i-move ito, si number 1, to dito to 65. So, remember na 65 slide ito lahat. So, ayan. So, kunwari, i-move ko to siya dito. Ayan. So, ayan. So, si yung number 2, yun na yung naging number 1. Tapos, yung huli, ito na yun si 65. So, i-play ko lang para mas makita nyo. Ayan. So, maganda din to na view. Kunwari, nagpa-PowerPoint kayo. Or kayo yung in-assign na power na mag-PowerPoint sa church nyo. So, maganda din to na pang-locate. Kunwari, nawala na kayo. Or in advance, gusto nyo tignan lahat. Pwede nyo ito palakihin. Ayan. Para po itong scroll dito. Or plus or minus. Ayan. I-scroll nyo lang itong circle dito. Para lumaki at lumait. Usually nilalakihan ko para mas nakikita ko in advance kung ano yung sinasabi ng pastor sa akin. Or kung nag-check ako in a whole, gusto ko i-double check lahat. Ganito ang ginagawa ko. Okay, thank you for watching. See you sa next na video.